ay isa sa nalulungkot dito sapagkat malapit sa akin ang mga Triskel yun eh. Dinala ako dito sa Canada eh. Hindi ko maintindihan itong mga batang to eh. Ano bang, pwede bang masagot nyo ako? Alam nyo ba kung ano yung ano? Triskel yun prayer? Alam nyo yun? Pwede bang pakirecite nyo sa akin? Ito itong Grandmaster, di ba ikaw ang ano? Alam mo yung Triskel yun prayer? Aulado, sir. Hindi mo siya aulado? Dito? Masulad. Ayoko na kayong makalungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pang magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa dahil baon na kayo. Pero sana sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Ito po, English eh. Pero pipilitin ko. Triskelion prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours, that we may succeed in all of its endeavors, enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman, and Chapter's Grand Triskelion. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Taugama Pi, Taugama Sigma, Fraternity and Sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer. Oh. Highest standard of decision making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na taga-Pangulo. And that will form part of the records, Senator Padilla. Aside from the prayer you just recited, merong code of conduct. Napaka-aba po nito. So siguro itong nangyaring ito, sabi nga hindi dapat i-generalize, naliis itong mga to, pero talagang nakakaawa ang ano, dahil 22 anyos, 23, tapos hindi na kayo makagraduate. Who is to blame? Yung batas siguro nandun eh. Your parents? Lahat pa kayo estudyante ng Adamson? Pakitaas ang kamay. Sinong hindi estudyante sa inyo? Lahat estudyante? Ikaw hindi estudyante? Ano? Dalawa hindi estudyante? Tatlo hindi estudyante? And yet, you're part of the Adamson chapter? Sumali lang kayo sa initiation. O, tumulong kayo sa initiation. Eh, ba't kayo nandito? Anong... Anong papilin nyo nung tatlo? Teka, anong pangalan nyo isa? Naka-orange. Ito. Anong pangalan mo? Mark? Oh, pwede siya kasama. I mean, Makoy po. Makoy. So, na-implicate ka eh. Lumalabas yung pangalan mo dito sa mga sinumpaang salaysay. Ano ang naging role mo dito? Ba't hindi ka kasali sa chapter? Hindi kasali sa initiation? Ano ang naging... Member siguro? Frat member? Frat member ka? Ibang chapter o ano? Makoy. Not even? Magsalita ka ko eh. Ano ka? Ako po yung sa venue. Sa venue. Okay. Ikaw yung bahay nung kinuko, yung under construction. Si Loki. Pero makakasing, Mr. Chair. Yes. So ikaw yung sa venue, pero yung nag-contact sa'yo, fraternity brother. Okay. Go ahead, Mr. Chair, sorry. So yung isa, si isa nagtaas na kamay, yung naka-black, yan. Yeah. Ano pangalan mo? Anong nickname mo? Ikaw si Slaughter? Sino ka? Lambert po. Lambert. Ano naman ang... Bali po, ang nangyari po kasi... Member ka ng frat? Opo. Napunta lang po ako doon sa venue kasi mag-re-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan. Doon po sa lugar.
Kasi magre-remit po ako ng bayad sa ticket. Then ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Taogama din, ng Binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta ko po doon, nabanggit na po sa akin na to, tol, parang may nagbibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa negotiation. Opo. Pero Mr. Chair, the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinakulan na may nangyari initiation, eh, kasama ka dapat talaga. Tama lang yun. Tama lang yun na makasama ka. Member ka ng Taogama Adamson chapter? Hindi po. Ba't ka naman doon magre-remit? Anong? Taga doon po kasi sa Barangay Castillo yung brand po na pagbabalikan ko po nung ticket sa anong bayad. Nabalitaan mo, may initiation. Okay. Dumalaw ka na rin. Hindi po, hindi po kami nakasama sa pagpaluan kasi po off-limits po yung ano nila. Pumasok ka doon sa bahay na under. Hindi po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po doon sa... So wala ka doon? Wala kang... Eh, ano yan? That's a matter of defense? Wala po kami doon sa pinag... sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sa sukat, sa Paranaque, na nagpunta? Wala po. Hindi na po, wala na po kaming idea doon. Kumbaga po, ang nangyari po kasi... Pag alis po nila ng Binyan, wala na po, hindi na po kami nag-usap po. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Na ituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero Mr. Chair, alam mo na may mangyayaring initiation sa lugar na yon. Although hindi ka nag-participate doon, sinabi mo, amay? Nalaman na lang po doon. Kaya nga. Alam mo na may mangyaring may magaganap na initiation. Doon na po, on the spot. Kasi dumating po ako doon. Kaya, on the spot, na kaya po. On the spot, ongoing initiation. Although hindi ka nga po kasama sa pumalo, pero alam mo na may nagaganap na initiation. Kasi kailangan ko to para pag-craft ko ng batas, maisama ko itong mga interview ko sa inyo, maisama doon sa mga napag-usapan natin dito. So, alam mo, on the spot, nakita mo, hindi ko po nakita. Oh, okay. Pero alam mo namang may magaganap na initiation. May nagaganap. May nagaganap na. So therefore, since hindi nagpaalam sa school, hindi nagsabi sa school yung mga nag-initiate, then dapat responsibilidad ngayon ng any member or anybody, not even a member, kahit na si, hindi siya member ng frat, dapat i-report niya sa mga otoridad na may nagaganap na initiation para yung initiation rights will be monitored by the authorities. I-report sa barangay, i-report sa mga police. Yun po, Mr. Chair, isa sa mga itatagdag kong batas na babaguhin. So, pag yung may tao doon, member or not, na alam niya initiation is going on, tatanong niya dapat, ito ba'y alam ng mga otoridad? If the answer is no, then dapat sasabihin niya sa mga otoridad, sa mga police sa barangay, may nangyayaring initiation para pupunta ng barangay at police, tatawag niya mga magulang, and then i-regulate yung nagagalap na initiation. Fail to do so, may responsibilidad yung mga katulad mo na para makulong din. In this case, ngayon, I cannot say. Wala pa kasi tayong batas tungkol dyan. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, General Rosa. Ano ka ba? Arrested ka or nag-surrender ka? In-invite po ako sa police station. Dahil? Dahil po nag-appear daw po doon sa area. May nagturo sa'yo na nandun ka. Nakita po kasi kami, nakita po kami. Pero hindi ka membro ng Taogama. Member po ako, pero... Ah, membro ka nga. Pero wala po aming kinalaman po sa bigayan po, sa initiation po. Bigayan? Yan, ito, ganito. Among all of you, sino makasagot sa akin? Wala bang kwenta ang fraternity kung walang bigayan? Pero... ano yung bigayan? Sige, ano yung bigayan? Ibig mo sabihin? Well, talukan? Yung po yung term na parang yung initiation po. Initiation. Nandun na yung paddling. Magpapaddle kasama na doon. Opo. Pero sa amin po kasi, sapat po namin, kumbaga, inaano naman na po talaga yung no-contact policy. Katulad po sa amin sa Binyan. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Hindi po kasi namin saklo yung chapter. Sigurado ka sa Binyan, wala nangyaring kwan doon, hazing? Sa chapter po namin, paddling? Po, wala po. Ah, very good. O bakit hindi nyo ginaya yung Binyan? Kayo, Master Visitor, bakit hindi nyo ginaya? Meron palang 3 skillion na chapter na walang hazing. Bakit hindi nyo ginaya? Ikaw, hindi nakakasama. Kayo.
sino makapagbigay sa akin ng rason bakit kinakailangan yung paluan, yung hazing, what other forms, bakit kinakailangan yan sa isang paternity? Sino makapagsagot sa inyo? Kailangan ba talaga yan? Is it necessary? Wala makapagsagot? Ikaw, wala bang kwenta ang fraternity kung walang bigayan? Pero, ano yung bigayan? Sige, ano yung bigayan? Ibig po sabihin? Well, paluan? Yun po yung term na parang yung initiation. Initiation. Nandun na yung paddling. Pagpapaddle, kasama na doon. Opo, pero sa amin po kasi, sapat po namin, kumbaga, inaano naman na po talaga yung no-contact policy. Katulad po sa amin sa Binyan. Bakit nangyari yon? Bakit nangyari? Hindi po kasi namin saklo yung chapter. Sigurado ka sa Binyan, wala nangyaring kwandon, hazing? Sa chapter po namin, wala paddling? Po, wala po. Ay, very good. O bakit hindi nyo ginaya yung Binyan? Kayo, Master Nisitor, bakit hindi nyo ginaya? Meron palang 3 trillion na chapter na walang hazing. Bakit hindi nyo ginaya? Ikaw, hindi nakakasama. Kayo, sino makapagbigay sa akin ng rason? Bakit kinakailangan yung paluan, yung hazing, what other forms? Bakit kinakailangan yan sa isang fraternity? Sino makapagsagot sa inyo? Kailangan ba talaga yan? Is it necessary? Wala makapagsagot? Ikaw, yung pinakadulo. Kailangan talaga yan? Para sa isang fraternity? Ay, hindi po siguro. Kasi yung sa amin, sa akin po kasi ano, sumusunod lang po ako dun sa tradition po nung mga inano. Kaya pag ano po, natatakot po ako na hindi sumunod kasi baka po yung DA po ako. Ah, para rin pala kayong mga NPA. May DA, disciplinary action. Kapag hindi ka sumunod. Opo. Makatakot rin pala. Ah, sige. Thank you, Mr. Chair. Matanong ko lang, kahit sino sa inyo pwedeng sumagot. Si Scotty ba, si Tags, estudyante na Adamson? Nike? Yes, po. Ay, estudyante, currently enrolled? Yes, po. Ayun, so estudyante sila. So sila pa yung at large ngayon. Hindi ba, hindi ka ba makatulong sa kapulisan natin kung nasaan sila? Hindi ko po alam eh. Pero yung location lang po yun, nakipag-coordinate na po ako. Pero yun nga po, hindi ko po alam kung bakit di pa po na... Thank you. We now, as intimated earlier, we now go to shift to the second part of this investigation, the hearing. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respa. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.